wala kang pinagsisisi. Pag ikaw nakakapagbitaw ng salita, whether masaktan, yung pinatutungkulan mo o hindi. I really don't care because does your opinion matter? Kumbaga, nasa set ito. Hello? Are you serious? That's where I'm gonna stay? Hindi mo naman kailangan mag-artista pa. Pahinga ka na. Siyempre, naloka siya. Sabi ni Ness, ang taray ni Miss D. It's being professional. If you demand that we become professional, when we're acting, we come on time, then we demand that you become professional. For God's sake, don't give me a pit! Minsan dahil sa katarayan, nangyakap, tinutukan ako ng baril. Pati bata, pinapatulan mo. Sabi ko, Chief, Chief, sandali lang. Isang malaking karangalan po ang makaharap ang isang Miss Dina Bonnevie. Isang malaking karangalan? Parang naman akong kagalang-galang. Ano ba ako? Politiko ba ako? Hindi. Siyempre naman, yung mga nagawa mo sa industriya ng pelikulang Pilipino, wow, at television, Miss D, ay malalim na. Thank you, Oo, Audrey. Kaya nga, parang minamani mo na lang mga issue ngayon. Anong pakiramdam na sa iyong edad ngayon, nai-issue ka pa o nai-intriga ka? Ewan ko nga eh. Alam mo, dalawang feelings ko. Para bang, totoo ba to? Kasali pa ba ako dyan? Eh parang, gurami na, a catch! Pero diba, nai-issue pa rin. I don't know. Para bang, on the other hand, ang iniisip ko naman is, masyado kasi akong prangka eh. Kaya sometimes it gets me into trouble kasi I really tell the truth. Ah, diba? Oh. I say what's in my heart. Bakit ganun si Miss D? Kasi noon pa. Talaga, kasi naman plastic, OG. First time natin magka-work sa May Bukas pa. Ang kinakabahan ako, Dina Bonnevie. Dahil ang pagkakakilala sa isindusin, matare ka, prank ka. Dahil lang sa roles. Oo, dahil lang yung mga ginagampanan mo, kontrabida ka. Pero, kaso hindi naman in real life. Oh, kaya nga, kaya nung nakita ko si Miss D. May takot ka. Magkasama tayo sa Blood Sisters. Oh. Eh si Miss D pa, dito ka na mag-dressing room sa akin. Diba? May bukas pa, doon tayo una. Oh, and then diba? Blood Sisters. Oji, dito ko na sa room namin. Diba? So parang feeling ko, ay, parang ano lang, pang-keme lang ni Miss D yung pagiging matare. Pero in real life, mabait si Miss D. Makingkoy din. Oh. Eh, mga merienda natin. Oh. Food trip natin sa room. Tsaka tayong pinakamaingay na tent. Oo. Oh. Malagi tayo nagtatawanan. Tsaka marami tayong pagkain dala. Correct! Pero sabi ko nga, minsan dahil sa katarayan, alam mo ba na napalo na ako ng payong? Bakit? Pinaghahampas ako, I went to Davao one time, tapos basta meron kaming something, it was about, pero sa telecoms to, it had nothing to do with show business, kumbaga sa telecoms business ko. Landing ako sa Davao, biglang sabi nung ano dun, yung parang may guard dun sa airport, sabi niya, ko ba si Malena? Sabi ko, ha? Ma, Malena? Opo, opo, ako po yun. Nangyakap, tinutukan ako ng baril. Pati bata, pinapatulan mo. Sabi ko, Chief, Chief, sandali lang. Roll lang po yun. Armalite yun. Ha? Sabi ko, lintek naman. Dahil lang sa roll, mamamatay pa ako. Hindi pa tapos yung nervous ko na. Sabi ko, my God, dito pa mababalita. Kasi halukuyang may namatay na isang artista di umano na nabaril sa airport dahil sa kanyang roll. Baka yun lang nasa radyo. Oh. Hindi pa ako tapos sa nervous ko dun. Pagdating ko sa mall, kasi I was buying something for my hair na ilalagay na accent. Yung isang matanda nakita ko, sabi niya, di ba ikaw yung nasa TV? Sabi ko, opo. Kala ko naman magiging switch sa akin, pinagpapalo ako ng payong. Sabi ko, wait, sandali lang po, sandali lang po, bakit po? Tapos kinawit niya ako ng payong. Kinawit niya ako dito sa arm. Halika dito, walang yaka. Kawawa si Santino sa'yo. Sabi ko, naku lola, roll lang po yun. Hanggang sa dumating yung security guard, sabi ko, my gosh, ayoko na mag-evil role. Akala tuloy ng tao, super sama ako talaga na, you can get killed, ah. Somebody na masyadong dinat na kumbaga yung parang
isinasapuso yung role lang. Oo, oh, oo. Oh, oh. Kaya nga minsan kadalasan pag nakikilala na, like-like ah, Guy Rano, nakasama ko siya, di ba? Sabi niya, alam niyo po, akala ko, ang taray-taray ninyo na ang salba-salbahin niyo. Eh, ang bait niyo pala. Kasi magkakasama kami sa isang tent. Di man ako nagre-reklamo, kain lang kami ng kain. Tapos, kwento ako ng kwento, nagkukwentuhan lang kami. Sabi ko, oh, kainis naman, ang tingin sa akin ng tao, bad. Dahil nga sa rules. Eh, yung ba, parang natuwa ka rin ba deep inside na yung karakter mo, eh, pinaniwalaan nila sa tingin mo? Well, ang nakakatuwa nga dun, sabi nila, if people start to hate you, ibig sabihin you're an effective kontrabida. Exactly. Kaya sabi nga nila, nung nawala ako sa May Bukas Pa, kasi nga, I didn't like yung ending. Sabi ko, hindi ko kaya yung ending na gano'n kasi Christian ako. Parang saliwa sa Diyos yung ending na yun, hindi ko type yun. Okay. Eh, parang sila naman, syempre, for the viewers, pues, patayin ang role ko. Pero nakakataba ng puso na, after I left, marami nagme-message sa Facebook na, where are you, Miss D, we miss you. Bakit wala ka na sa ending? Ano nangyari sa character mo? Ano nangyari kay Malena? Ba't wala ka na? Ganyan-ganyan. Ay! Oh. Di ba? Nakakataba. Oo. Oh. Pero, ikaw ba pag gagawa ka ng kontrabida role, may restrictions ka na o meron kang saglit ha? Huwag niyo ako masyadong super bata ko dyan. Kasi ayoko na mangyari yung nakaraan. Hindi naman. Pag campaign season, like halimbawa, malapit na yung campaign, mga kampanya yung asawa ko, sabihin ko, pwede bang hindi naman masyadong bad yung role ko? Kasi alam mo na, malapit yung kampanya, baka manega. Kasi na-experience ko yan, nakangampanya kami sa Ilocos. I cannot remember kung ano yung soap na ginawa ko na kontrabida yung role ko. Na normally, pagbaba ko yung mga tao, Dena wanna be. Ano, pagbaba ko, nako, yung pansinin yan, suplado yan, sama ng ugali yan sa TV, kung sino-sino sinasampal yan. Eh, role ko yun. Sabi ng asawa ko sa akin, tamo na, nakaka-apekto. Kapag salba yung role mo, tigilan mo na nga. Hindi mo naman kailangan mag-artista pa. Magpahinga ka na. Sabi ko, magpapahinga ako, alang-alang sa kampanya. Wait lang! Sabi ko, sayang din, hindi mo na ako magagamit sa campaign kung hindi na ako artista. Wala ako value. Diba? Tapos sabi niya, wag lang yung masyadong nega. Kaya pag malapit na yung campaign season, sabihin ko, Leo, wag na yan kasi napaka-nega ng role. In fact, there was one movie, super ganda naman yung role. Kaya lang ano siya eh, nanay na binibenta yung sarili niyang anak. She was pimping her own children na maging pot-pot, ganun. And then mura siya ng mura, grabe yung mouth niya, puro bad words. Sabi ko, I don't wanna do this role. Even if maganda yung role, thank you direct for offering it to me, pero bad timing kasi campaign season na ganyan. And people will remember, they'll think of that and not you as a person. Oh. Ewan ko ba, ba't nga ba ganun ang Pinoy mo? Parang, kung ano yung role mo? Ngayon ko lang ang nararamdaman na hindi nila kinoconnect sa role ko yung personality ko eh, di ba? Pero, Miss D, yung katulad niya, si Laika Gairano, nung una, ang first impression sa'yo ay mataray. Mataray. Ka. Tapos, takot daw siya. Nare-realize, di pa nang tinamang pala ganun si Miss D. Alam mo, sabi sa akin ng pamangkin ko, eh kasi tita sabi niya, when you enter a room, you have this aura of, everybody look at me, I'm a superstar. Sabi ko, did I say that? No, you never did. Then sabi ko, where did you get the impression that when I enter the room, it feels like I'm saying, look at me, I'm a superstar. I don't know, I just feel it. Like every time you enter the room, it's like everybody stops. Parang, tapos titingin, sabi ko, I didn't ask anybody to look at me. I didn't ask anybody to stand up and greet me. But that's it nga, Ninang. That's how we feel, like we ought to stand up and magbigay pugay to you. Sabi ko, that's your choice. I didn't tell you to get up from your seat. But that's how your aura makes us feel. Damn, that's my presence. Ewan ko, alam mo sinabi yan sa John Robert Powers. You will know if you have the essence of being a woman, if you have a personality, if when you enter the room, they made you look. Pero hindi ko naman, just ko, when I enter about the room, I say, gumaganyan ba ako? Hindi naman. Pag hindi ka naman conscious, ikaw talaga yun. Parang silip lang ako. Like kagabi, di ba, sabi ko nasa BGC kami. Nandun lahat yung mga pinsan ko galing sa States. Ingay-ingay lang, pagpasok ko biglang, Simon. Tapos seconds, hi Dina, thank you for making it, cousin. Parang, oh, ba't bigla kayo natahimik? Nana, we're surprised that you came. Eh, why will I not come naman? Eh, we grew up together. How can I not come? Tapos niyakap ko yung cousin ko, na favorite cousin ko, kasi we grew up together. Wala lang, tapos doon ko nung inisip ko, eto na naman tong sinasabi na when you enter the room, parang, kahit naman si Sherry, di ba? Si Sherry, pag pumasok siya sa room, parang, dahil ba mataray kami sa role? Ganon din ba pag pumasok si ano ng Dimples ng room? Mapapaganon? Ganon ba pang mga kontrabida? Pero hindi naman ako laging kontrabida. Pero hindi ka naman nagsasawa, nagampanan ng role na yun.
Hindi naman. Kaya lang sabi ko, sometimes, like, so the world between us, mabait ako doon. Sometimes, maganda din naman na mabait din yung role mo. Kasi sometimes, actually not sometimes, most of the time, if you have negative roles and you don't meditate yourself out of the role, parang nagiging depressed ka eh. Kaya ang ginagawa ko, on the way home pa lang, kunyari negative yung role ko, sa kotse pa lang, I am loved, I'm a child of God, I'm loved, I love people around me, I appreciate people around me, I am happy, everything is well. Kinukontra ko, tas naliligo talaga ako no matter what. Kahit na madaling araw pa ako umuwi, hindi ako matutulog ng hindi naliligo. And then while I'm taking a bath, I wash away all negative energy. I wash away all bad words I said today for the role. But, kasi as far as your body knows, it's not acting. Your subconscious mind naman doesn't know na umaarte ka lang. As far as your body knows, it's really happening to your life. So you have to protect your body, di ba? Makakala ng body mo talagang nagagalit ka, pero acting lang yun. Kaya sabi ko, yun ang explanation ko, kaya mahal ang bayad sa artista. Kasi nadadamage din yung body mo every time you get mad, every time you scream, every time you cry. Di naliligo ka dahil feeling mo parang may, para lang hugasan yung katawan mo, yung kung may mga nasabi. Basta naman. Pag may so, negative talaga. Yun. Yeah. Not only that, I meditate myself out of it. Pwede ka naman kasing mag-comment ka agad eh, or, oy, wait lang. Kaya lang, di ba, you think once, twice, and then you think, how does the other person feel? I'm not pertaining to any particular person. Pangkalahatan to, general. Parang, how does the other person feel? Kung ako nasa shoes niya, what might I be going through? Meron ba akong hugot? Kaya ganon. Meron ba akong dinadamdam? Kaya ganon. Saan kaya nang galing yon? Bakit ganon? Parang, tagal na nun. Pero, of course, there comes a time when you really have to defend yourself naman na. Wala kang pinagsisisi. Pag ikaw nakakapagbitaw ng salita, whether masaktan, yung pinatutungkulan mo o hindi. I try my best naman not to say something that hurts another person. But if you're speaking the truth, I don't think it's hurting a person because you're just speaking the truth. Now, if you say something that's more than the truth, pwede ka naman sabihin, oh, did you just say that I was ganyan? I really don't care because does your opinion matter? Nakaka-hurt yun, pero hindi ko sinabi yun. You know that I'm a person who says sorry. Kasi yes. Like, I don't like to disrespect people. Unless talagang minsan kasi nauuna kang maldita ka. Example lang kunyari. Pero ito, hindi naman to. Kumbaga, nasa set ito. So yung call namin maaga, wala pang holding area. Sabi ko, bakit wala pang holding area? Parang tinatayo pa lang. Ba't mo ko kinol ng 6? Eh wala ka pa palang holding area. Anong oras kayo magbibuild ng holding area? Kanyan lang ako. Eh, mamaya pa po, Miss D, kasi wala pa yung, kung sino man yung company na magbibuild ng tent. Abay, anong oras ang call slip nila, iha? Bakit 6 a.m? So, mabubulok ako dito sa van ko hanggang itayo yung tent na yan. O sige, hintay ako. After about 2 hours, ready na po yung tent, pwede na kayong lumipat. Paglipat ko, no joke, amoy pupu. As in, sobrang baho. Sabi ko, pupo ng aso. Ng manok! As in, ang baho ng tent! Eh sinabi na ni makeup artist na, naku, hindi magtatagal dito si Miss D, may hika pa naman siya. Bakit po ganito yung amoy ng tent? Eh, kani girl, ayaw mo siya, pasensya siya, ito yung Lysol. So, linagay yung Lysol, eh hindi matanggal yung amoy. Little did they know that at the back pala of the tent was a manukan. So, hello, may hika po ako, and yung mga feathers yan lumilipad. And why do you put me there in that dump? To top it all, sa likod pa nun was a garbage pit, tapunan ng basura. So para kang may payatas ka na, may poultry ka pa. Eh sabi ko, hello miss, wait lang. Sabi ko, magstay ka nga dito sa room na to. Kaya mo bang magstay? Magstay ka nga dito ng 30 minutes kung kaya mo. Sabi ko, sobrang baho, hindi ko po kaya. It stinks. I have asthma and all the feathers are flying all over and ang super baho. Hindi ko kaya. Sabi ko, ibang place na lang. Kahit na maliit na kubo lang, what, o makiusap ka sa kapitbahay kung pwede mong makitira doon, I cannot. Eh yun, syempre naloka siya. Sabi ni Ness, ang taray ni Miss D. Bakit, sabi ko, Ness, ikaw nga tumira doon sa tent? Kaya mo? Inang ko. Hindi, sinabi ko naman eh, ako na lang doon para hindi nilang mainitan si D na, charot! Sabi ko, ba't ka lang dyan sa tent mo, tumigil ka? O di ang ending, doon ako sa aking karumba. Tapos, sa car ka. Sa car. Tapos, kasi it's so Johis. And then, naglagay din sila ng ibang tent. Pero nung na-realize sila na, poultry pala kasi yung likod and garbage pit. O di, nilipat nila. Ayun, nilipat yung ibang artista doon. Pero hindi na doon sa ma-Johis na lugar. O di ba doon, may karapatan naman akong, hello? Are you serious? That's where I'm gonna stay?
syempre, nanloka ako, no? Eh, kahit naman siguro hindi ako, kahit ibang artista, magre-reklamo. Hindi kasi, di ba, may mga artista na ayaw na magreklamo kasi baka feeling, baka sabihin niya, mag-primadona kami. Kaya, pag ikaw nagsasalita, ikaw nagiging spokesperson, Miss D. Yeah, but it's not about being primadona. It's being professional. If you demand that we become professional and we know our lines, we know our arias, we know our acting, we come on time, then we demand that you become professional. Give me a livable place. For God's sake. Don't give me a pit. Diba? Sige nga, sabi ko hindi ako magre-reklamo kung kaya mong tumira dito ng 30 minutes. Try mo. Pag hindi mo na kayanan, pwes maiintindihan mo. Gets? Diba? Oh, hindi niya nakayanan. 5 minutes pa lang siya. Ay, oo nga, Miss D. Sobrang baho. Sorry po. So, every show or serie na ginagawa or movie, nag-iiwan pa ng marka lagi si Miss D do? Whether bad or good? I don't know. Baka naman lagi lang nag-iiwan kasi nga masayahin akong tao. Tinumas ang Blood Sisters. O, tuwan-tuwa sa akin si Erich kasi ako yung clown niya. Palagi naman ako masaya. Oh. At saka generous naman ako mag-blowout sa mga stars. Diba? Pakain ako ng pakain ng mga foodam. Plus, pag hindi take, anong ginagawa ko? Hula hoop. Oo, nag-hula. Habang hindi take. Eh, talagang maaalala ka kasi there's never a dull moment with you. Oo. At least hindi ka boring. Ako ang alam ko basta every time after every movie, they'll always say, ay nako, si Miss D, she's alive. Why? Never a dull moment with her. Eh, totoo naman. At least I'm not a boring person. Ako kasi usually, Oji, pag meron na nakakasamang bata sa isang pelikula or serie, I make them comfortable eh. And usually yung, like halimbawa, si Maha Salvador, tita, help me. Hindi ako makaiyak. O sige, sabi ko, hold my hand. Look at my eyes. Just look at me. Okay, sabi ko, can you feel my hands? Okay, now, sabi ko, put yourself in your role. I'm your mommy and I love you so much. But you're hurting me because of the things you do. Do you know that? So, sinasabi ko yung kung ano yung role ko sa kanya. Hanggang mamaya, naiiyak na siya. Natuto na siyang mag-cry. Mga ganun. Sabi ko, you don't have to think of bad things or anything. You just have to put yourself in the shoes of your character. Ayun, then magmula nang tinawag niya na akong mommy. Mommy D. So, pag nakikita niya ako, mommy! Lahat halos na naging kasama ko sa soap. Even after the soap, ang tawag nila sa akin, Mama D, Mommy D, Mama. Miss D. Oo, always. Matagal nang tapos yung mga teleserye, pero tinatext pa rin nila ako, binaviber pa rin nila ako. We miss you, Miss D. Labas ulit tayo. Kasi nga, kahit bata, nakikihalubilo ko. Kaya siguro yun ang mark. Lagi ko nagiging kaibigan ng mga nakakasama ko. Always. Meron ka ba nakatrabaho, Miss D, na bagets? Na gusto mo ulit makatrabaho, then mausay umarte, masarap mong kasama. Madami. Ay, kahapon nakita ko si Piolo. Piolo Pascual. Palabas na ako ng BGC, no? Palabas na ako ng Tipsy Pick. Tapos, di, may gumanong pagtingin ko si Piolo. Hi! Oh my God, you look so good. Ang pogi-pogi pa rin ni Papa P. Sabi niya, Miss D, sana naman we do a project again together. Sabi ko, sana nga. Sabi ko, gusto ko pa rin magtrabaho sa 2. Sana kunin pa rin nila ako. Sabi ko, gano'n. Yan, isa kong gusto makatrabaho. Si Lovey, magandang patrabaho yan. Si Heart, si Barbie, okay naman siya. Nakatrabaho ko siya, okay siya. Si Kate Valdez, okay naman siya. Yan, si Nalaika. Si Ness, sobrang on time yung si Ness. 6 ang call, alas 4, nandun na. Oo. Sabi ko, Ness, sobra ka naman. Alas 4, nandito ka na. Eh, layo ng bahay ko. Sabi niya, ayoko mali. Takot ako sa'yo. Nakakaloka ka, ha? Sabi ko. Ba't may ganun ka? Takot ako sa'yo. On time ako. Sabi ko, ano ba naman yan? Ba't ganun na matingin sa akin ang mga tao ngayon? Police? Parang, huwag kayong magkamali na maging unprofessional. Grabe naman. Ganun si Miss D. Hindi naman, parang advice lang yun. Oo. Tayo lang na. Miss D, medyo na, ano ka, no? Nahuhumaling ka sa negosyo katulad nito mga restaurants. Meron kayong Victorinos, meron kayong Deo Gracias. Bakit restaurant? Yan ang isang magandang tanong. Number one, lahat ng mga kapatid ni Divi, pati mami niya, mahilig magluto. At masarap magluto. And dumating ako sa buhay niya na hindi ako nagbubuhat ng sariling bangko. But I believe, as a Filipina wife, I cook very well. Thank you for your question. Charot. Hindi, masarap ako magluto. So meron ka rito ng ano, recipe? Yes. And then tinanong sa akin ni Divi, anong gusto mo sa buhay? Sabi ko, I want to have a restaurant, ganyan, ganyan. Sabi niya, sige, gawin natin business yun. So tinayo yung Victorinos kasi si Divi kasi he's a lover of the arts and culture. So when he was the governor, lahat talaga binubuhay niya, pati mga weavers, yung mga artisans, gusto niyang sumikat, lahat ng Ilocos products. So tinayo niya yung Victorinos to promote the Ilocano cuisine. And then sabi niya, maglagay ka dito ng mga Ilocano products.
So naglagay ako. Tapos sabi niya sa akin, mag-bazaar ka. Sabi ko, what? Magiging tindera ako. Sabi niya, hindi, i-promote mo lang yung mga Ilocano products. Ginawa mo na yung dati for Bicol eh. Di gawin mo rin to for Ilocos. Uh-huh. So nagpunta ako. Di syempre, nakita ko yung mga klase ko sa Ateneo. Oh my God, Dee, what happened? You married a politician and you're tindera na lang? Uy, grabe ko. Sabi ko, ayaw naman mo time selling and this is an advocacy. So yung advocacy niya to help the weavers, pinasa niya sa akin. So kaya meron ako dun sa Victorinos na I sell Ilocano handloom woven items, hand towels, beach towels, bed runners, cushion covers, textile support. Ngayon, bakit naman ito? Sabi niya, sarap-sarap ng Spanish cuisine. Bakit kulang na yung mga Spanish restaurants? Parang meron lang sa BGC, ganyan-ganyan. Walang Spanish restaurant sa lugar na to. So sabi niya, let's put up a Spanish restaurant. And niyaya din siya ni Henny na mag-put up ng Spanish restaurant. So nag-research, punta sa Spain, ganyan-ganyan, para maging authentic ang gawa. Tinayo niya to. Ngayon, ito, late na nga to ng pag-put up kasi dapat ito, open ito, kaya lang panahon ng pandemya. So it was wrong timing. So after the burol of my dad, dito kami dumiretso, dun siya nag-opening. Masarap ang Spanish food and abangan pa po yung mga susunod namin na restaurant. Meron naman kaming Filipino food and other cuisine, pero basically Ilocano. And if you like Spanish food, you can come to the Ogracias. Dito din lang po sa number 12 Jamboree. 12 ba to? Hindi ako sure. Malapit lang to sa Victorino, same street. 11 Jamboree. Aww. Since si Miss D ay kumbaga, veterana na sa industriya at maraming gustong mag-artista, ano ang pwede mong ipayo, Miss D, sa mga bata na gusto mo gusto pasukin yung mundo natin? Ako siguro ang payo ko is, well, number one, be yourself. Kasi ang napapansin ko sa mga kabataan, ang babata pa, pero panay ang paayos. Para palagay ko ng boobs, palagay ng ilong, palagay ng kung anik-anik. Parang, be yourself. Hindi naman kailangan. Kaya minsan pag tinignan mo, pare-pareho na yung mukha nila eh. Parang yung isa lang mag-doktor nito. Kasi diba, parang kailan lang nakilala kito, hindi pa ganun yung mukha mo, parang sulob-lob ko lang. Bakit yun parang iba yata? Kailan syempre hindi ko sasabihin. Oo, syempre. Yung maging taklesa. Oo. Sabi mo nga, don't hurt people with your words. Pero syempre in my mind, parang nung nakasama ko to sa ano, parang iba pa ang ano. Bakit, do you really have to? Can't you just be yourself? And ang importante naman kasi sa industry yung to, marunong kang umarte, marunong kang magmemorya ng linya mo, on time ka, professional ka, and you're a conscientious worker. Diba? Kailangan may camaraderie tayo. So, sabihin na natin, magkasama tayo, hindi kita kinakausap buong taping. Maldita lang ako sa'yo. Siyempre, pangit, diba? Dapat maganda yung, ah, sige, kunin natin yan. On time yan. O, magaling yan. Ganyan. Magaling makisama. Magaling makisama. Okay naman siya. Ganyan. Minsan nakakatagpo din tayo ng mga batang marami ring gigs na sunod-sunod, lagalagari. I wouldn't advise that kasi nagsasuffer din yung performance mo eh. Hindi mo magawa yung dapat mong gawin kasi pagod ka na. You're so tired, you can't anymore perform properly. You cannot give truth to your role. Kaya nga minsan, di ba, kung si Joel sasabihin niya, Kat, I don't like that, you're acting. Direct, bakit po sabi ng artista? You're acting. Acting is no acting. Don't act. Feel it. Be the role. Kasi nga, pag marami ka ng masyadong ano, pagod na pagod ka na, ina-acting mo na lang. Eh, dapat natural lang, di ba? Pero yung mga anak mo ba, tumataw sa'yo or tinatawagan ka kapag si Miss D ay nasangkot sa isang issue or naiibriga? Oh, yes. Bago mag-air yung show ng interview ko, sabi niya, Mami ah, nakita ko i-interview ang kanya Tito Boy. Just telling you, huwag ka magpa-victim sa mga ano, mga dialogue. Tapos, baka kung ano na naman ang sabihin mo dyan, alam ko naman tuloy-tuloy ka magsalita. You're too frank to a fault. Kaya minsan, ayan, that gets you into trouble masyado kang honest. So after the interview, tumawag siya na. Matawag siya, sabi ko, why did you call me? Are you going to comment? No, I was gonna make you yaya to go to Switzerland this Christmas. Okay? What else? No lang, I'm going to give you nga the, ano, parang we can take a train ride along the Alps. What else? Mommy, yun lang. Sabi ko, tigilan mo ko. Ano, may comment ka, no? Ano, sabi mo na naman, mataba ako. Hindi ako fresh. No! Of course not. Oh, what? No, yun lang. I'll just make you yaya to Switzerland, okay? Kala mo may comment after the boy interview. Oo. Ah, sabi ko, ako may comment sa'yo. Ano sinasabi mo kay boy na at least have be in speaking terms with Pauline? Never ako nagka-issue kay Pauline. Never nga. Eh, pero di ba nang tinanong ko ito, sabi mo, ano yung pag-uusapan namin si Vic? Kasi sabi niya, bakit daw hindi kami nag-uusap? Sabi ko, am I gonna call her on the phone? Ano pag-uusapan namin si Vic? Sabi ko, wala naman makialam.
No, kaya ako naniniwala. Hurt people hurt other people. Super bitter ako. Siyempre, ikaw nga ba? Di ba, you're younger? Bakit? Anong meron? I'm 10 years younger. Normally, di ba, pag stepmother, ang tingin mo kagad sa bahay. Siguro iniisip nila, isa akong artista, chipanga lang na gustong makiapid sa kanila and all. Ganon din naman sila, Danica, nung kinasal sila ni Pauline, takot na takot sila na baka lulukohin ng dito si daddy. Siyempre, I love my kids so much. Kasi we went through a lot eh, yung mga bata. Mommy, don't do that, sabi niya. We grew up there. Ako, naiiyak ako every time I talk about it. Talagang, OG, naranasan ko yung